Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay merong altar sa inyong pong tahanan? Aba mga bossing, bago po tayo gumawa ng mga iba't iba mga pampaswerte at bumili ng mga iba't iba mga pampaswerte, numero uno po, wag po mawawalan po sa loob ng inyong tahanan ng altar. Yan po isa sa mga numero uno na dapat po unang pasok nga po sa ating tahanan. Kailangan po, lalo na kung maglilipat ka na, doon ka natitira. Kailangan po ay mga santo, mga bossing. Tapos ganoon din po, susundan na po ito ng mga pigas, asin, tubig, ayan. Pero numero uno ay santo. Alam niyo po ba mga bossing ko na dapat po alam po ninyo ito, yung ating pong magandang ilagay sa ating pong santo, upang sa ganon, tayo po ay magkaroon ng mabisang gabay, tayo po ay swertihin sa buhay, maging masagana ang pamumuhay. Kaya kung kayo po ay naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay may altar sa inyong puntahanan, mainam na maglagay po kayo ng tubig. Mas maganda pa nga ang tubig nating ilalagay ay tubig ulan na nagmula sa kalikasan. Pero syempre, kung hindi naman po naulan, kahit tubig rin po na lamang ay okay na po yan. Tubig ay huwag kayong magpapawala po niyan. Yan po ay kasaganahan ang dulot. At yan po ay kailangan ay lagi pong maimis, malinis po lagi, malinaw ang tubig. Kapag nakikita nyo na lumalabo na po ito at umuunti na siya ng umuunti, aba, huwag niyo pong hahayang yan ay masaid dahil yan po ay marireverse ang lahat. Instead na kasaganahan ay kahirapan ang maaaring mapapa sa inyo. Kaya kailangan ay i-maintain po natin ang kalinisan at karamihan po ng tubig po natin. Huwag niyo pong hayaan na maiiga po ito mga bossing, malas po yun. Ganoon din po mga bossing ko, maglagay ka ng maraming barya sa inyo pong altar. Pero po mga bossing ko, yung ating barya, kung ayaw nyo linisan, pwede rin naman kahit hindi po siya nalilinisan. Pero pwede rin po siya lalo kung nalinisan po yung barya po natin. Paano po ba ang paglilinis ng barya? Gawin nyo po, hugasan nyo po ito sa tubig rin po. Pagkatapos, kumuha ka ng isang basong tubig, lagyan na isang kutsara ng suka at kunting asin. Tapos, ilagay nyo po yung mga barya po natin. Kung maliit sa isang baso, ay di sa tabo nyo po ito ilagay. 5 minuto na pagbababad sa sinag po ng araw sa umaga. Matapos ng pagbababad nyo ng 5 minuto, hanguin nyo po ito at hayaan siyang kusang matuyo. Pag natuyo na po yan, pwede siyang ilagay sa isang malinis na kristal na lalagyanan, yung transparent. Mas maganda po doon kasi natatanawan po yung may mga barya at ito po yung madodouble-double ang wealth po niyan. Ngayon po mga bossing, mainam na maglagay ka rin ng dekorasyon ng Buddha. Kasi si Buddha ay isa sa mga goddess din po siya. Pero syempre, pinaka numero uno, yung ating goddess. Sila Papa Jesus, sila Mama Mary, ayan, yun ang pinaka numero uno. Eto, maliit lamang na Buddha, okay na po yun. Huwag nyo siyang ipapantay-pantay. Ang pinakamalaki, syempre, yung ating Panginoon, si Papa Jesus, o kaya yung Holy Spirit. Ngayon po mga bossing, yun po yung pinakamalaki. Sumunod, si Buddha. Si Buddha kasi siya po ay isa sa mga goddess. Siya po ay magbibigay ng kasaganahan sa inyo. At ang kagandahan na ilalagay niyong Buddha ay ganito. Ayan, si Buddha hands up. Ibig sabihin po nito, itinataas po niya ang yaman po ninyo. Kaya maganda si Buddha hands up. Sa larangan ng buhay, parang sa kabayo, parang sa manok, parang sa... basta yung mga inaano po natin sa mga kung tayo tumataya, yung mga ganon. Yan po eh, parang lagi ka nasa top, ikaw ang nangunguna, kaya tayo ay nagamit ng ganon. Ganon din po ito, si Buddha. Si Buddha hands up, ikaw ang laging mangunguna. Kahit anuman po larangan niya, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwelahan, kayo po lagi ang manguna sa Buddha hands up. Ngayon po mga bossing, bukod po sa kay Buddha, mainam na maglagay din po kayo doon ng citrine. Ang citrine, sumisimbolo po ito ng kasaganahan niya. Sinisinok po ako, pasensya na. Sumisimbolo po ito ng kasaganahan. Ito po ay mainam na maglagay ka. Halimbawa, ito si Buddha. Dito nyo lang po siya ilalagay sa tabi. Ito po ay sumisimbolo ng kasaganahan. Pera po ito para malapo po kayo ay mamoblema tungkol sa usapin po ng pera. Ganun din po mga bossing ko, wag na wag po makakalimot na maglagay ng ilaw sa inyo pong altar. Maganda po mga bossing ko na nagsisindi kayo ng kandila sa may altar or kaya yung mga battery na wala nang hindi nyo na kailangan pang anuhin ng yung inyong kandila, hindi nyo kailangan i-off. Ito po mga bossing ko, yung battery, yung may ilaw-ilaw pong ganyan. Maganda po na merong ganyan mga bossing sa inyo pong altar.
At ganun din po mga bossing ko, maganda rin kung kayo may mga waterfalls, maganda po yung kagaya po ito nasa tabi ko. Pero wala po siya sa altar, pero maganda po siya sa loob ng inyong tahanan. Pero ito po yung ano sa amin, tapos nandun naman po yung altar. Pero kung may space po dyan sa inyo po, ano, maganda rin po yung meron kayong waterfalls. At ganun din po mga bossing, kailangan meron din po kayong fresh na halaman na kagaya po ng ganyan. Or kaya yung pong money plant. Kasi iba po yung money tree at iba rin po yung money plant. Yung money plant, yan po ay sa tubig inilalagay. Maglagay ka lamang po doon ng money plant or kaya yung bamboo plant na ganito na nasa tubig po siya. Yan po ay mga magaganda na ilagay nyo po sa inyo pong altar. Ang dulot po niyan ay swerte mga bossing. Kaya kung kayo po ay may altar sa inyo pong tahanan, huwag nyo po yung baliwalain. Alayan nyo po siya nila ng mga ganyan. At yan po ay tagumpay po ang dulot po niya sa inyo. Mararamdaman nyo na ang gaan ng flow ng swerte po sa inyo matapos nyo po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.